Hello mga Katibu Fam! So for today's vlog, we will be sharing with you a tour of our condo, the Tibu Fam Place. We will also share with you our suppliers for this condo renovation and our review of their work. So watch till the end, guys! Our unit is located at South Residences Condominium, just a few steps away lang guys from SM South Mall. Guys, share ko lang, one time lang kami nag-viewing dito. Yung dalawang kids ko nag-enjoy kagad dito sa area, kaya yan, napasign kami kagad dito ng contract with SMDC. Nagustuhan namin yung proximity niya sa mall and also yung mga amenities nila like play area for kids and also yung big pool. We waited 6 months pala para ma-turn over yung unit guys. Nare-ready pa kasi nila siya nung una namin siya nakuha. May mga problem kasi kami na-note during our first visit. Pero yan, turn over na ngayon. During the turnover of the unit guys, magdi-discuss si SMDC sa inyo ng mga house rules and regulation nila. Plus, meron pang free gift. This is a one bedroom unit pala guys and ang pinili namin is yung facing Pilar Village. For me kasi guys, mas relaxing yung view ng side na to and also walang nakablock na building sa'yo. Guys, share ko lang, lahat ng mga appliances na makikita nyo dito, binili ko lang siya sa Lazada guys. Since 6 months ako nagantay bago ma-turnover yung unit, every Lazada sale guys, bumibili ako ng isang appliances para syempre mas makatipid tayo. Guys, tip pala for renovation. Make sure na mag-hire kayo ng professional sa pag-renovate ng unit nyo. Kala ko nung una mas mapapamahal ako pero sa totoo lang guys, nung nag-hire kami ng architects, nas napamura kami. Hindi ko nga akalain guys na maging ganito yung resulta ng condo unit namin. Later guys, makikita nyo kung paano yung ginawa nila dito. Guys, ang kinuha ko pala with our architects is built and design na. So bali sila na yung nag-design ng unit and also sila na din yung magbi-build nito. From start to finish guys, wala talagang kahasil-hasil yung naging process namin. Guys, after the presentation of the design of our unit, napawaw ako. Hindi ko akalain guys na yung binayad ko kaila architect aabot ng ganito yung gagawin nila. Nag-canvas na rin kasi ako guys sa mga ibang suppliers and even yung mga ibang contractors. Yung budget ko guys, hindi aabot yung ganitong mga design. Pero kaila architect, kaya daw niya eh. Sabi pa nga sa akin na architect, kayang-kaya to, sir. Guys, share ko lang. Every weekend, nagpupunta ako dito sa condo namin para makita ko yung progress. So every time na pupunta ako, guys, na-amaze ako. Ang bilis kasi nila gumawa. Kaya one time nag-leave ako para ma-check ko kung paano nila ginagawa to. Yun pala, guys, ang dami nila. Halos 10 silang gumagawa, kaya pala ang bilis matapos. After ng renovation, ayan, dadaling ko rin yung mga pinamili ko galing Lazada dito sa condo unit namin. And also, plan ko rin bumili ng sofa sa Furniture Republic. May nakita kasi akong maganda doon. Natingin ko bagay dito sa unit namin. Hello guys! Welcome to Tibu Fam Place. Come in. Tour ko kayo. So when you enter, this is the first part of the room that you will notice, the kitchen. Itong countertop lang actually yung na-retain. Itong cabinets below, above, lahat yan, kasama sa gawa nila architect, RP architects. So, I think aluminum ata yung tawag dito. Yan, ganyan. So, customized siya based sa sinabi namin, sa requirements namin na need space for coffee, for the ref, and for the microwave. Tapos, merong in-add sila architect dito na parang small pantry. So, wala pang laman. Pifill pa lang namin. Tapos, itong mga to, Lazada na lang. Tapos, this one din. Binili lang din ni Abby sa Lazada or Shopee. So, this is 5-in-1. Pwedeng hot, pwedeng cold, pwedeng brew. Pwede din yung mga cups. Yun lang. Tsaka, ito pala, yung
backsplash, dinagdag din to nila arcade. So yan. Tapos ito din, pinalitan nila kasi pangarap ko itong yung gantong. Tapos ito, mga, ano bang tawag dito? Automatic, ano yan? Sensor. Sensor lights. Binili lang din yan sa Lazada. Thank you, Lazada. So, let's go to the bathroom muna. Dito, mas susurprise kayo. Kasi, hindi ko in-expect na may igaganda pa yung CR. So, look. Take a look. As you can see, lahat yung tiles pinalitan talaga. Tapos nagkaroon tayo ng cabinet, more storage. Nilagyan nila ng ibang tiles dito for accent. Then mirror. Tapos the tiles din, floor tiles. Tago rin yan. Tapos mirror. And then yung shower. Yung heater, kami na yan, pero yung nag-install niyan sila architect. Nagawa nila ng paraan para two-way siya. Tapos pati yung lights pala. Yung lights kasi nito is hindi pwedeng palitan kasi included dyan yung exhaust. So, medyo madilim siya. So, ang ginawa nila architect na way is nagdagdag sila ng light. Which is pareha-parehas. So, I'll show you the rest of the place. By the way, this room is 23 square meters lang. So, hindi ko alam na possible na maging ganito siya. Mukha siyang malaki na. Nagkaroon ng living area, nagkaroon ng dining area, nagkaroon pa ng bedroom. So, check nyo. So, yan. So, dito tayo. This is parang naging living area. Nandyan yung TV. And then, yung special request namin, yung kung saan ilalagay yung aming family picture. Ito, pinagawa namin kaso sa Nueva Ecija pa siya. So, hindi siya madedeliver ng buo. Kaya baka magtaka kayo may hati siya. Pero maganda naman, di ba? Tapos, ayan, para ma-emphasize, nilagyan nila architect ng pin light. Tsaka itong mga accents na to, request namin to. Para medyo Victorian style siya. And then, nilagyan nila ng ganito para mag-extend yung living area. Tapos, ito, sila architect din ang naghanap. And this sofa, sila architect ang nag-source nito, pero based on our requirement, gusto namin talaga comfortable. Tsaka, yung hindi siksikan. So, hindi namin alam paano niya nahanap. Ganito kalaki, ganito ka-comfortable, and at the same time, ano siya, ayan, zipper siya, para pwede mo siyang laban. Para pag dumumi, pwede laban. Ayan. Tapos, dito, nag-add sila ng parang mini side table and tsaka yung chair niya, ayan. Para kung may mas marami kang bisita, pwede rin sila umupo. Comfortable siya kasi may cushion siya. Yan. Tapos, yung bedroom na nasa likod lang naman. Ito siya. Di ba? Nice. Yan. Actually, itong bed frame na to, sila architect din to. Ang galing nga nila kasi very ano siya, matching. Matching na matching siya dun sa sofa. Tapos, maganda yung location niya kasi pwede ka dito sa bedroom. Pag nanonood ka, pwede ka rin dun sa sofa kung gusto mong manood. Naglagay sila dito ng accent wall. Tapos, may light din yan. Tapos, itong itong bed na to is may pull-out bed. Ayan. Ito na masyadong ipu-pull out. So, baka magulo. So, balik natin. Basta, pull out siya. Kasi dyan matutulog. Yung isa. So, yan.
Tapos itong bed ano na bed frame na to, meron siyang sub foot ano. Kaso hindi na namin nilagay kasi meron namang sofa. So dito na lang siya nilagay. Ito pala ang side ano na to, chair. Eh si Hubby ang bumili. Kasi gusto niya ng dagdag gastos. Pero maganda kasi match siya with everything else. Comfortable siya, malaki siya. So, bagay siya. Tapos ito, coffee table, sila architect din to. So, ayan, maganda siya. Kung kunyari, mag-isa ka, gusto mo mag-kape. Ayan. Itong chair na to, actually, tatlo to. Binili rin to sa Lazada. Yung dalawa nandun sa labas, sa balcony. Tapos, ito pa yung isang nagustuhan namin kasi naglagay sila architect ng extended na ano ba to, pader or partition or whatever you call this. Para kahit nakahiga ka, pwede ka magsaksak. Mayroon siyang mga sockets. Lagyan nila. Then, itong Korean blinds naman na to, source namin to sa Lazada. Pero ang nagkabit nito sila architect. Diba? Ganda. Sakto rin. Sakto rin yung color niya. Kasi gusto namin ano lang, neutral, ganyan. Tapos dito tayo sa aming kabilang wall. Yan. Meron siyang mirror tsaka mga hanging ledge na hindi pa namin napupunuan. Lalagyan na lang namin yan ng mga something green according to architect. Something green. Hi guys, before tayo pumunta sa balcony, explain ko muna yung ceiling natin tsaka lights. Yung ceiling na to, special request namin to na magkaroon ng cove lights. Kasi before, flat lang yan. Tapos, nagkaroon pa siya ng problem kasi yung smoke detector, tatamaan ata, so nilipat pa. Pero at least nagawa nila architect ng paraan. Tapos, itong lights at saka yung fan, ceiling fan, source din to nila architect. Ano siya, marami siyang call. Warm light, pwede mong palitan ng yung tatlong light. Tapos, meron din dyang pin light. Tapos, ito sa gilid, yung sa accent wall natin, nilagyan din nila ng light. Explain ko, dati kasi, meron dito actually yung pader. Kasi one bedroom to. Napakatabang pader na tinanggal din nila. Actually, pinatanggal talaga namin yun para maglumaki yung space. So, tinanggal din nila yun. Yung divider, partition. Okay, let's go to the balcony. So, we're here at our balcony. Ano, ito yung sinasabi ko kanina, na true Lazada. Kasya siya dito, tatlo. Pag di mo ginagamit, pwede mo namang i-fold. Ito ang aming view na bawal magsampay dito. So, ayun. Ito lang. Ito lang. Pag gusto mo mag-muni-muni, gusto mo ng fresh air, kung fresh, pag nainita ka na, balik ka na sa loob. Hey, let's go! So guys, that's the end of the Tibog Fam Place tour. Thank you again to RP Architects, Architect Romeo and Architect Princess. Super ganda ng place. Very, ano, comfortable talaga lahat. And nasunod lahat ng gusto namin. Nandito lahat. Nagawa nila lahat ng paraan. Thank you so much. Tsanang! Okay, let's go! Hi, Fitibo Fam Tube! I'm Architect Romeo. And I'm Architect Princess. Please like our page, RP Architects. We are the RP Architects who did this interior for the Tibo Fam. How do you feel that you're gonna see the photo for the first time? How do you feel? I'm so excited! Wow, it only sounds
Guys, I'm going to rate all our surprise, especially RP Architects, a 10 out of 10 stars. Sobrang nakita ko talaga yung saya sa mga kids ko. And syempre, ako din. Alam nyo naman kasi tayo, basta happy sila, mas happy tayo. Guys, yung mga gusto magpa-renovate dyan or bumili ng condo unit, ilalagay ko na yung link ng mga supplier ko sa baba para syempre may reference din kayo. I hope you enjoyed the video, guys. See you on our next vlog. Bye!